Great to be back home. Great to be in the house of the Lord. Amen. And pagpasensyahan nyo na po ang aking boses. I don't feel 100% well, actually. 6 a.m. kanina, gusto ko pang magpapalit, actually. But I believe na I'm on a divine assignment ngayong araw na ito to preach this word. And this is going to be the last service that I'm going to preach this. But I believe may inilaan ang Panginoon na special anointing just for this service, mga kapatid. Amen? Amen. So, I'm so excited to deliver this message to you. Plus the fact na wala ko ng 2 weeks. So, alam kong na-miss nyo ako, right? Assuming ka masyado, pastor. Hindi ka namin na-miss. And I know na-miss nyo ako at na-miss ko din kayo, mga kapatid. We were able to minister sa mga churches na pinuntahan namin over the past 2 weeks. It was a productive week actually for me. And I know some of you, ayaw nyo akong paalisin, na-miss nyo ako ng todo, but sometimes we have to bless the other community as well. No? Kung paano nagiging blessing tayo sa isa't isa, sometimes we have to bless others as well. So I hope you don't mind that. Pero ang maganda, andito na ako ngayon, so your father is back. Father is back. Your pastor is back. And I thank the Lord kasi, alam nyo, I've learned a lot. And some of the things that I've learned is that kapag talagang tinatawag ka ng Panginoon sa isang trabaho, sa isang gawain, hindi ahayaan ng Diyos na hindi kanya i-enable na gawin yung pinapagawa ng ating Panginoon. God will equip you to do something that He has called you to do. So I believe that we are not choosing the mission, but the mission is choosing us. That this mission is changing and leading us to our decisions in life. And I pray na kung ano man ang mission sa inyo ng Panginoon, kung ano ang pinapagawa sa inyo ng Panginoon, huwag ka matakot na sumunod sa Kanya. Kasi once na sumunod ka sa ating Panginoon, sinisigurado ko sa iyo, i-enable ka ng Panginoon para gawin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Amen? Are you ready for the word, mga kapatid? Alam ko excited na kayo sa salita ng ating Panginoon. Agree ba kayo? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nakilala ko. Mula nung 2020. Mula nung 2020 lang ha. 2020 lang. Praise the Lord. Usually, binabasa ko muna yung Bible verse bago yung topic. But this time, I'm gonna do it the other way around. So I'm gonna talk to you about the subject first, the title first, and then the text. I want to talk to you about on this subject, the test of faith. The test of faith. The test of faith. Faith. Interesting. Faith actually is a non-negotiable Christian arsenal. You cannot talk about Christianity without talking about faith. The Bible is very clear, mga kapatid, from the Old to the New Testament. The Bible is saying that the just shall live by faith. The Bible is also clear that through faith, we are saved. Maliwanag din ang Biblia, mga kapatid, na sinasabi that without faith, it is impossible to please God. So in essence, without faith, it is impossible to have God. Because faith is an important arsenal that Christians should have. Although I understand, mga kapatid, na ang faith may kanya-kanyang level. Everyone has faith to some degree. Pag sumasakay kayo ng eroplano, na-exercise din yung faith ninyo. Kahit hindi nyo kilala yung piloto na nagda-drive ng eroplano, sumasakay ka pa rin at umaasa ka pa rin na makakarating ka sa destination mo, kahit hindi mo siya kilala, kahit hindi mo alam yung credential ng piloto, hindi mo alam kung yun ba yung unang eroplanong pinapalipad niya o veterano na siyang piloto, we don't know that. It's just that meron ka lang pananampalataya na makakarating ka sa destination mo kahit hindi mo siya kilala. Pag nagde-deposit ka ng pera sa banko, nag-exercise ka rin ng faith. Kasi binibigay mo yung pera mo sa cashier o sa teller na hindi mo kilala personally. A stranger, and yet pinagkakatiwala mo yung pera mo, having a faith na hindi niya itatakbo o nanakawin yung pera mo. Right? So at some point, at some extent, meron kang pananampalataya. Do you agree with me, mga kapatid? Pag nagdadrive ka, papunta kayo dito sa church, maaaring nagdrive kayo ng inyong sasakyan. Alam kong expert ka sa pagdadrive, alam kong maingat ka sa pagdadrive, and at some point, nananampalataya ka na makakarating ka sa 5 p.m. service, considering yung driving skills ng mga makakasabay mo sa kalsada. If you know what I mean. Alam kong maingat ka,
Alam kong edukado ka mag-drive, pero hindi lahat ng nasa kalsada ay marunong mag-drive. Hindi lahat ng nasa kalsada ay responsableng driver. And yet, nananampalataya ka na makakarating ka sa 5 p.m. service. So, nag-exercise ka ng faith. At nung dumating ka dito sa church, yung upuang inupuan mo, hindi mo tinanong kung kaya ka bang saluhin. At some point, nanampalataya ka na pag upo mo, anuman ang bigat mo, eh kaya kang saluhin ng upuan. Wala ko nakita kanina pagpasok na chinek nyo muna yung ilalim kung kaya ka ba ng bakal. Hindi mo chinek yung upuan kung baka bumagsak ka or what. Nanampalataya ka na yung upuan ay kaya kang i-handle. Ang nakakalungkot, minsan mas may pananampalataya ka pa sa upuan kesa sa Diyos. Kasi sa Diyos ma-question ka pero sa upuan hindi. Hallelujah. Ako naniniwala siguro hindi aksidente mga kapatid na kapag binabasa mo ang scripture, especially the New Testament, when you are looking at the teachings of Jesus, when you are looking at the miracles of Jesus, is it as if, mga kapatid, that the teachings of Jesus is always about the working of the faith of His disciple? Laging dinidevelop ni Jesus ang pananampalataya ng mga disciples. Kaya siguro dumadaan sila sa bagyo, dumadaan sila sa mga challenges, because Jesus wants to strengthen their faith. Kapag binasa mo ang Matthew chapter 17, ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, kung meron kang pananampalataya na kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, ay kaya mong utusan ang mga mountains na gumalaw. Can you believe that? In other words, kahit gano'ng ka-mountain-sized ang mga challenges mo sa buhay, a mustard seed kind of faith can move that mountain. In other words, if you have the faith, God has the power. Kung merong kang pananampalataya, may kapangyarihan ng Diyos na gawin ang anumang pinapanampalatayanan mo sa buhay. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay active, ang pananampalataya ay powerful, at ang pananampalataya ay potent. It is a strong faith that we need to have. A mustard seed kind of faith can move mountains in your life. Although hindi rin naman nire-recommend ni Jesus na manatiling maliit lang ang ating pananampalataya. Kasi nga, ang mga disciples, di ba, nire-rebuke ni Jesus pag maliit ang kanilang pananampalataya. Ang sabi ni Jesus, O you of little faith. In other words, hindi against ang Diyos na meron tayong mustard seed kind of faith, pero ayaw ng Diyos na manatiling maliit ang ating pananampalataya sa Kanya. So the question is, how can we reconcile yung thought na ayaw ng Diyos ng maliit na pananampalataya forever at the same time meron tayong mustard seed kind of faith? Actually, if you read the scripture, makikita nyo na gumamit si Jesus ng metaphor kasi ang sabi ni Jesus Christ sa atin, if you have the faith like the mustard seed. In other words, ang pananampalataya mo ay parang mustard seed, pero ayaw naman siguro ng Diyos na manatili siyang mustard seed. Pero ang sinasabi ni Jesus, kahit ganun kaliit ang pananampalataya mo, parang buto lang, it can move mountains. Kasi ang buto, pag binaon mo sa lupa, diniligan, inarawan, inulanan, ay pwedeng mag-grow, pwedeng mag-mature, pwedeng maging fruitful. Katulad ng pananampalataya mo, kapag nilagay sa tamang environment, your faith can grow. Kaya nga, importanteng umaating ka sa church. Kasi kahit gano'ng kaliit ang pananampalataya mo, with this kind of environment, your faith can grow. Your faith in Jesus Christ can grow because faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Maliit man ang pananampalataya mo at first, pero with this kind of environment, your faith can grow. Sabi mo sa katabi mo, your faith can grow. And we are actually talking about the test of our faith. And I believe isa sa pinakamagandang example ng test of faith ay yung testing sa pananampalataya ng isang tatay sa scripture na ang pangalan ay Jairus. Si Jairus, mga kapatid, is a leader of synagogue na may malaking problema. Ang problema niya, yung kanyang anak na babae, in fact, very detailed ang Bible, ang kanyang kaisa-isang anak is dying. Ang sabi ng Mark chapter 5, verse 21, Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake. Historical context, galing si Jesus dun sa possessed na lalaki na 6,000 demons. Remember that? A few weeks ago, I talked to you about that. Na may isang demonyak na 6,000 demons ang nasa kanyang katawan na pinalaya ng ating Panginoon sa Gerasenes at siya lang yung kaisa-isang taong pinuntahan ng ating Panginoon Diyos. Kasi dadayuhin ka na Jesus kahit saan ka naroon. Kahit ikaw lang ang sadya ng ating Panginoon. But after that miracle, tumawid uli sila sa kabilang isla at ito na ngayon.
Sabi dito, they got into the boat again and they went back to the other side of the lake. And very interesting kasi where a large crowd, sabihin niyo large crowd. Kaya huwag niyo sabihin si Jesus ay against a mega church. Because whenever Jesus comes, there's always a large crowd. Sabi dito, where a large crowd gathered around him on the shore. At this time kasi si Jesus ay celebrity status na. He is already famous. Kasi Jesus may Instagram, at least 22 million followers on Instagram. He was famous at that time. Kahit saan siya pumunta, alam ng kanyang mga followers. At pag dumating siya, ang tao nagkakagulo na kagad, makita lang ang ating Panginoong Jesus. I wonder mga kapatid, ilang kaya sa Gia Kamanaba ang nagpunta rito, hindi para kay Pastor Stephen, hindi para sa worship leader, hindi para sa kanino paman, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Because in reality mga kapatid, the church is not a church until Jesus shows up. Our praise is meaningless until Jesus shows up. Whatever we do, what programs and activities that we do, it's all meaningless unless Jesus shows up. Sino kaya sa mga taga-Gia Kamanaba ang narito believing for a miracle? Na hindi tayo yung nag-aantay lang na umakyat si Pastor Stephen sa stage, kundi tayo yung klase ng mananampalataya na sa unang kanta pa lang, naniniwala tayo na yung mga breakthrough and miracle na ating inaasahan ay kayang ibigay na ng ating Panginoon. Kahit sa warmer pa lang, kahit sa mga kamay-kamay pa lang, I mean, naniniwala tayo na gagawa ang ating Panginoon. So Jesus was going to that island and there's a large crowd gathering around him, verse 22, and then a leader, bear that in mind, a leader, another famous guy. So from a celebrity to another celebrity, from a famous Jesus to another famous guy, a leader of a local synagogue whose name was Jairus arrived. And when he saw a kapwa celebrity, when he saw a kapwa famous, he fell at his feet. Hindi sila nag-follow to follow Instagram, hug to hug sa YouTube, no. No. This famous guy, a leader of the synagogue, knowing na pwede siyang mabidyoan at mag-viral sa YouTube, hindi siya nakipag-handshake kay Jesus, he fell at his feet, verse 23, pleading fervently. In other words, he was so desperate na nagpatira pa siya at dumapa siya sa harap ng ating Panginoong Jesus. A famous submitting to another famous Jesus Christ. He must be very desperate. Which made me realize, mga kapatid, kahit gano'n ka kayaman, kahit gano'n ka kasikat, kahit gano'n ka ka-influential, kahit gano'n ka ka-edukado, darating at darating sa punto ng buhay natin na mawawalang saysay ang lahat ng ito. Kasi kakailanganin natin yung Diyos na tutulong sa atin. May mga pagkakataong hindi ka kayang tulungan ng diploma mo. May mga pagkakataong hindi ka kayang tulungan ng pera mo. May mga pagkakataong hindi ka kayang tulungan ng influence mo na tanging Diyos lang ang makakatulong sa iyo. At wala kang magagawa kundi magpatira pa at mag-bow down sa Panginoon at sabihin, Lord, hindi kaya ng doktor, hindi kaya ng pera ko, hindi kaya ng teacher ko, hindi kaya ng diploma ko, hindi kaya ng boss ko, pero kaya mo. And he was fervently pleading with Jesus. Ang sabi niya, are you following me? Ang sabi niya, my little daughter is dying. Hindi to basta sipon lang. Ngayon pa naman, pag sinisipon ka, tas singkit ka pang katulad ko. Naalala ko yung isang araw, nasa Starbucks ako, may meeting kami, nahatching lang ako. Sabi nung katabi ko, talaga, di ko makakalimutan yung tingin niya sa akin eh. Sabi ko, singkit ako, oo. Pero Pilipino ako, man. Sama ng tingin niya sa akin eh. May natuluyan niya. May sipon na nga talaga ako eh. Masama na nga talaga pakiramdam ko eh. Pero alam mo mga kapatid, hindi to basta lagnat o sipon na kaya ng bayi Jessic. His daughter, actually sa ibang translation, his only daughter is dying. Kung mawawala pa tong anak niya na to, wala na lahat. And she was dying. Kaya ang sabi niya, please, a leader is saying, please. A famous guy, an influential rich man, educated man is saying, please. Alam niyo ba kung gaano karere yan sa panahon natin? Wala nang pinag-aralan, hindi pa marunong mag-please eh. Wala nang narating sa buhay, hindi pa marunong. I'm not racist. Hindi ako nagko-condemn ha. Pero that's the truth. Pero hindi ka, bihira ka na makakita ng mga taong may maipagmamalaki sa buhay pero kaya mag-please.
Sabi niya, please come and lay your hands on her. Please, Lord, heal her so she can live. And in verse 24, Jesus went with him. Nararamdaman niyo ba yung pagmamahal ng tatay? And sabi ng Bible, Jesus went with Jairus and all the people followed, crowding around him. So may mga taong nandoon para mag-selfie kay Jesus. May mga taong nandoon para makakuha ng picture kay Jesus. May mga taong nandoon para makipag-usyoso lang about this Jesus. Pero may mga tao din katulad ni Jairus na desperate for miracle, desperate for break. I don't know kung nasa ang group kayo ng tao. Kayo ba yung tao na gusto nyo lang ng selfie kay Jesus? Gusto nyo lang may ma-post kayo sa Facebook para ma-like ng mga friends nyo? O kayo yung group ng tao, mga kapatid, that you are desperate, that's why you come to church, because you are desperate to experience Jesus. Ang sabi ng Bible, because he was so desperate, ang sabi niya, please Lord, heal my daughter. And Jesus, being generous of his time, he went with him. And my imagination suggests, mga kapatid, na since si Jairus ang may sense of urgency, my imagination suggests na parang siya siguro yung nagli-lead pa. Na parang sinasabi niya, Jesus, here, please come. He was leading Jesus. And kung maraming tao nagka-crowd kay Jesus, siguro siya pa yung tagahawi. Give way, Jesus, come, my daughter is dying. Come with me. And in the midst of urgency, sa gitna ng emergency, this is a life and death situation, right? Sa gitna ng life and death situation, look at this, sabi ng verse 25, a woman in the crowd had suffered for 12 years in constant bleeding. So, may emergency, may urgency, the daughter is dying, ako na nga humahawi sa tao para mapabilis si Jesus, ako yung nakakuha ng number one na number sa mga gustong makapagpagaling o magpagaling kay Jesus. Sa dami ng gusto ng miracle at that time, siguro may number system na eh. Alam mo yung pagdating, gusto mo ba magpagaling? O, number one ka, ikaw next, number two. Probably si Jairus ang may number one when it comes to urgency and emergency, right? And then all of a sudden, may sisingit, wala namang number. Merong isang babae na constantly bleeding, dinudugo, may hemorrhage for 12 years. At alam nating mga babae kung gaano kahirap pag dinudugo ka, right? Hindi na ikinig yung iba. Sinabi ko, alam nating, hindi ko alam syempre. Kayo lang nakakaalam dyan. Pero kami mga lalaki, alam namin ang hirap pag yung partner mo ay may bleeding. Mainit ang ulo, right? Imaginin mo to, 12 years, mainit ang ulo nito. For 12 years, she was constantly bleeding. Ano effect ng kanyang bleeding? Ano effect ng kanyang hemorrhage? Sabi ng verse 26, she had suffered a great deal from many doctors, and over the years, she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. Naubos na yung kanyang pera kakapagamot sa iba't ibang doktor. Probably meron pa siyang source of income at that time. Nung nagsisimula siguro mga first few months, meron pa siyang pag-asa, nagagaling siya. Eventually, yung isang buwan naging isang taon. Yung isang taon naging dalawang taon. Yung dalawang taon naging apat na taon, naging 6 years, naging 8 years, naging 12 years. And lahat ng kanyang yaman na ubus na. At imbis na bumubuti yung kanyang nararanasan, pasama pa ng pasama. Ang sabi ng scripture, in fact, she had gotten worse. Probably, she was hopeless. Probably wala sa agenda niya na lumapit kay Jesus. Kasi at that time, nakaupo na siya sa sidewalk siguro, hopeless, just trying to survive every single day. And then sabi ng scripture sa verse 27, she had heard about Jesus. And sabi ng scripture, she came up behind him through the crowd, gumapang, hinawakan ang laylayan ng damit ni Kristo. Verse 28, for she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Hindi ko alam kung anong klaseng pananampalataya to, kung magkakaroon ng paligsahan ng pananampalataya, Jairus versus bleeding woman. Wala siguro mananalo, parehong may pananampalataya sa ating Panginoon. Pero itong babae na to dinudugo for 12 years, come on, 12 years dinudugo, nung narinig niya si Kristo, and I submit to you, na kaya niya narinig si Kristo, narinig niya si Jairus na sumisigaw.
Sabi niya, come on, bigyan niyo kami ng daan. Jesus, come here. Sabi ng babae, Jesus, Jesus, kilala ko yung pangalan na yun. Nabalitaan ko yung Jesus, kayang bumuhay ng mga patay. Alam ko yung Jesus na yun, nakapagpagaling ng mga bulag, nakakapagpalakad ng mga pilay. Jesus, Jesus, mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Jesus na yan. I know I will be healed. Wow, what kind of faith is that? Now, it's interesting kasi yung anak ni Jairus, in case you don't know, sa later part ng verse, may kita nyo na yung anak ni Jairus, 12 years old din. Yung anak ni Jairus, 12 years old, yung babae dinudugo for 12 years. No accident in the scripture. Ibig sabihin, yung pagkasilang ng anak ni Jairus ay simula ng issue ng babaeng ito. Pareho silang kung kailan nagsimula ang issue, right? And I believe yung 12 is not an accident kasi sa Jewish culture, yung 12 is a year of transition. Sa lalaki yan yung year of pagbibinata sa ating panahon din. And I don't know if you notice mga kapatid na sa panahon ng transition, matindi ang attack ng kaaway sa ating buhay. I don't know about you. But 12 years is a season of transition in the Jewish culture. And Satan will try his best na pigilan ka in the season of transition. Mapapansin nyo kapag ikaw ay nagta-transition from glory to glory, pag nag-transition ka from mess to message, from test to testimony, ang atake ng kaaway laging nandyan. If you are taking notes, write this down. Transition attracts warfare. Kapag ikaw ay nagta-transition, ang warfare spiritually matindi. Kaya nga mga kapatid, I believe si Satan, pinipigilan ka not because of where you are, but because of where you are going. Alam kasi ni Satan na pag nagsimula ka mag-pray araw-araw, bubuti ang buhay mo. Alam ni Satan, kapag lagi ka nagbabasa ng scripture, gaganda lalo ang relationship mo sa ating Panginoong Jesus. Kaya hanggat hindi ka pa nagsisimula, hanggat doon ka pa lang sa nagde-decide ka, magbabasa na ako ng Bible simula ngayon, aatakihin ni Satan ang iyong isipan. Kapag nag-decide ka, simula ngayon, linggo-linggo na akong aatin sa church, biglang-bigla naman yung boss mo, papapasukin ka ng Sunday. Because Satan will try to attack you, mga kapatid, in the midst of your transition. Pero hindi porke nakakaranas ka ng problems, ibig sabihin may ginawa kang mali. Minsan may problema kasi may ginagawa kang tama. Not because of where you are, but because of where you are going. Kung kilala niyo si Paraon sa Old Testament, nung nabalitaan ni Paraon na parami ng parami ang mga Israelites, na-threaten siya. At sabi niya, antindi nito mga Israelites, dumadami na sila, at baka dumating yung pagkakataong pagkaisahan nila tayong lahat, tayo ang mamatay. Pigilan niyo silang dumami. Bago pa sila dumami, gusto ng Paraon, pigilan na kagad sila. Katulad ni Satanas, mga kapatid, kapag pumasok ka sa season of multiplication, pipigilan ka niya bago ka pa makarating doon. Kapag bago ka pumasok sa season of transition, gagawin ni Satan ang lahat para ikaw ay pigilan. Ang challenge ko sa iyo, huwag kang mag-give up, huwag kang mag-quit, huwag mong itatapon ang iyong tuwalyang puti, huwag kang susuko. Bakit? In the season of transition, in the season of multiplication, mga kapatid, yung warfare patindi ng patindi. You are about to enter into the season of transition. You are about to enter into the season of multiplication. Mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ni Kristo. Ako ay gagaling na. Maraming opposition. Minsan kailangan mong gumapang all the way to your miracle. But in the midst of all of that, ang sabi ng scripture, she tried his best na mahawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. And she succeeded. Nahawakan niya eh. Ano nangyari sa verse 29? Immediately. Wow, look at that. Immediately. Yung hindi kayang gawin ng doktor for 12 years, ginawa ng Lord in 12 seconds. Immediately. May mga bagay ka bang pinapanalangin 12 years na? Sinukuan ka na ng doktor, sinukuan ka na ng kaibigan mo, sinukuan ka na ng magulang mo, pero ang Diyos hindi ka susukuan because every time you come to Him, He is always a God of immediately and suddenly. Amen. Even though you're suffering from that situation for 12 years, immediately the bleeding stopped. Woo! And she could feel in her body, naramdaman niya that she had been healed of her terrible condition. And in verse 30, and then Jesus realized at once that the healing power had gone out from him. So nung hinawakan siya sa laylayan, na-realize niyang may power na lumabas sa kanya, kaya tumalikod ang Panginoon, sabi niya, who touched my robe? Sinong humawak sa akin? Teka lang, Lord. Yung mga tao hindi naman nandito para lang
Lahat ng tao gustong humawak sa iyo. Yung iba nga dyan, hagis mo yung panyo, panyo, hawakan mo. Lord, I will be healed. Lahat gusto makahawak. Tapos tatanong mo kung sino humawak sa iyo. Yung iba nga dyan, nakapapa yan. Hawak. Lord, gagaling ako, Lord. Lahat gustong humawak sa iyo. Tapos, Lord, tatanungin mo, sinong humawak sa iyo? And imagine ninyo kung ikaw si Jairus. Na ikaw yung tagahawi. Come on, tabi, tabi po, tabi po, tabi po, Jesus come, Jesus come, Jesus. Tapos, maya-maya na mukat-mukat mo, parang wala na nakasunod sa amin, ha? Wala na ako inahawi. Tapos paglingon mo si Jesus, nandun may kinakausap. Meron palang babae na sumingit sa pila. Kung ako si Jairus, sabihin ko, number one ako, nakita mo yung number ko. Sumukit sa guard. Number one. Tapos ikaw sisingit lang. Now, the question is this. What will you do? Anong gagawin mo? Kapag dumating ka sa tagpo that while you are waiting, God is working in somebody else's miracle. Alam mo yung pinakamasakit na tagpo? Yung nag-aantay ka sa miracle mo, tapos nakikita mo yung miracle nangyayari sa iba. Oh, wala yatang totoong tao dito, ha? Parang walang totoo, ha? Plastic na plastic tayo dyan, ha? Kasi di ko alam, pero masakit isipin, mga kapatid, kahit kasama mo pa sa church. Masakit isipin na ikaw nag-aantay ng miracle, pero yung miracle na ikita mo, alam niyo yung masakit? Yung humingi ka ng anak, tapos may kilala ka, 12 yung anak, pinapamigay nila yung anak nila. Alam mo yung masakit? Yung humingi ka ng trabaho, pero yung iba may trabaho, pero ayaw nilang maging faithful at tapat sa kanilang trabaho. Right? What will you do if you are waiting for your miracle and seeing the miracle happening in somebody else? The first test of faith, delay. Delay. Kasi ang faith, potent, active, powerful, unless may delay. Kasi matetesting talaga kung totoo yung pananampalataya mo pag dumanas ka ng delay. Kung saan ikaw may sense of urgency and emergency, tapos mamukat-mukat mo yung 12 years nga. Natiis mo nga 12 years, dinudugo. Hindi mo ba matitiis kahit na 1 week man lang? Unahin mo muna kami. Dying yung anak ko, eh. Right? Pero hindi kaya, mga kapatid, minsan dumaranas ka talaga ng delay. Kasi God is preparing you for the very thing that He has already prepared for you. So what will you do if everyone else is getting their blessing and you don't? What will you do if Jesus is somehow paying attention to somebody else but you? Oh, hallelujah. Could it be na kaya wala pa yung sayo kasi piniprepare ka ng ating Panginoon? Ang tagal mo nang hinihingi, Lord, bigyan mo ko ng pasensya. Wala pa rin. Mainit pa rin ang ulo mo. Minsan may narinig ako, Lord, bigyan mo ko ng pasensya. Pakibilisan po, please. Lord, pingin pasensya, pakibilisan. Ha? Gusto mong pasensya? Di tatagalan ko pa. Test natin yan. Is it possible na yung hinihingi mo, piniprepare ka ng Panginoon para doon? Kasi sa amin ng scripture, di ba, weep for those who weep and rejoice for those who rejoice. Madali yung part na weep for those who weep. Madali yung umiyak ka. Makita mo pala yung katabi mo, umiyak. Naiyak ka na rin, eh. Pero yung rejoice for those who rejoice? What will you do if somebody else is getting their victory and you're still waiting for your victory? Kasi alam niyo, mga kapatid, ang tunay na test ng faith, hindi waiting. The true test of faith is not waiting. It's the attitude while you wait. Na habang nag-aantay ka, can you celebrate their victory while waiting for your victory? Could it be, mga kapatid, na minsan may dinedevelop lang Panginoon sa atin na mas maging tiwala lang tayo? Kasi imagine niyo to, no? Kailangan mo lang talaga magtiwala sa Lord, eh. Kasi kung pinagpala ng Diyos yung kapitbahay mo, ibig sabihin, nasa neighborhood lang si Lord. So when God bless your neighbor, it means God is in your neighborhood. So wala naman sigurong say-say, di ba? Maingit-ingit ka pa sa mga pagpapala ng kapitbahay mo. Lord, pinagpala mo kapitbahay ko, ibig sabihin malapit ka lang. Biruin mo, katabi mo na yung pinagpala, eh. Sunod ka na siguro. Right? But delay, always remember this, delay is not denial. Hindi porke na delay, sinara na ng Diyos ang pintuan.
You just have to trust God, mga kapatid. Kasi sabi ng Isaiah 40, those who wait, amen, upon the Lord shall renew their strength. He is developing something in your life. So do you have the kind of attitude that says, Lord, I know wala pa yung sa akin, but while I'm waiting, I will trust you. Buti pa sa Chicken Joy, willing to wait ka eh. Pero minsan sa pangako ng Diyos, ang tagal natin. Just because it doesn't happen in our time frame means God is not doing something. May ginagawa ang Panginoon. Hindi siya laging on time sa time frame natin. Hindi siya laging on time, pero hindi ibig sabihin that the miracle is not in motion. Sometimes God is just preparing you for the very thing that He has prepared for you. Sinong humawak sa robe ko? Who touched my robe? And look at this, verse 31. Ang sagot ng mga disciples, hindi yata ito nakatulog, hindi yata nakakain eh. Tignan niyo yung sagot ng disciples, ha? Parang kulang sa kain ito eh. Sabi ng disciple, his disciples said to him, look at this crowd pressing around you. Lord, tingnan mo nga yung mga tawan dyan, no? Ba't mo sinasabing, who touched me? Tama, walang kain? Pag walang kain, minsan nababastos ba? Verse 32. But he kept on looking around to see who had done it. Then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened to her, he came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. And Jesus said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. I don't know who is this for. Hindi ko alam kung sino yung kausap ko. May sakit ako pero pinatayo ako ng Panginoon para sabihin sa iyo that your suffering is over. Go in peace. Your faith has made you well. Your suffering is over. Sabi mo sa katabi mo, your suffering is over. Your suffering is over. So nung nalaman nila kung sino yung humawak sa damit ng ating Panginoong Jesus, sabi ng scripture, Jesus stopped. The God of the heavens and the earth, the God who created the universe, stopped for a bleeding woman. And if He can stop for a bleeding woman, He can stop for you. Ano sabi niya, who touched my robe? Nagkagulo-gulo sila until finally umamin din yung babae. And sabi niya, don't worry. Daughter, your faith has made you well. Hindi hinahanap ng Lord para husgahan. Hindi hinahanap ng Lord para sermonan. Hinahanap ng Lord kasi gusto niyang i-assure na oo, nagnakaw ka, sumingit ka sa pila. But your faith has made you well. Go, actually sa Greek, go into peace. Kasi ang peace dito is some place that you will step into. Alam ko matagal ka ng bothered, matagal ka ng may takot, matagal ka ng hopeless, 12 years na. But now I want you to go into peace. Your suffering is over. Gandang preaching nito. Pero imo 12 years, kayang baguhin ng Panginoon ang gandang preaching nito. Ano mang sitwasyon ng buhay mo, kayang baguhin ng Panginoon instantly. Na kahit na gano'ng katindi, kahit sumingit ka pa sa pila, your faith has made you well. Ang gandang preaching. Kung hindi ikaw si Jairus. Teka, asa na nga pala si Jairus? Siya kasi talaga pinag-uusapan dito, right? Alam mo, si Jairus yung artista, binayaran ng talent fee, pero walang dialogue. Wala siyang dialogue eh. Right? Konti lang dialogue niya, simula lang. Pero asa na ba siya? Where is Jairus? Kasi, let's recap the story. Hinahawi-hawi niya, biglang may sumingin na babae, sabi ni Jesus, your faith has made you well, your sufferings may be over. Asa si Jairus? And I believe, you know what? Jairus was just there. Walang dialogue. Nanunood lang. Habang yung babaeng sumingit, nakakuha ng blessing at siya wala pa, he's just there. Watching others' victory and not receiving his victory. Wala pa yung kanya, pero nandun lang siya. Nanunood lang. Alam mo, ibang kilala ko, pag hindi nakakuha ng blessing, aalis sa church. Pero si Jairus, ibahin nyo, nandun lang siya. Ibang kilala ko, pagka feeling niya hindi siya narinig ng Panginoon, magiging atheist. Ayoko na sa Diyos. Hindi totoo ang Diyos. Pero si Jairus, ibahin nyo, kahit wala pa yung kanya, nandun lang siya. Nagaantay lang, just stay close to Jesus Christ. Because somehow, somewhere, siniisip niya na kung nakuha niya, yung sunod na yun sa akin. So what will you do? Leader siya, famous siya, celebrity siya, number one yung, number, yung card niya. Pero yung walang card, nauna pa. You might feel neglected, right? But what will you do when you feel neglected? Just stay close. What will you do when you feel unwell? Just stay close.
Anong gagawin mo pag minsan nararamdaman mong ayaw mo umatin sa church? E di mas lalo kang umatin. Anong gagawin mo pag hindi mo feel minsan magbasa ng Bible? Di lalo kang magbasa. Anong gagawin mo pag minsan hindi mo feel magpray? E di lalo kang magpray. Kung sumisigaw ang laman mo at sinasabi niyang tumakbo ka na palayo sa Diyos, well, no, I will stay close because I believe that the same miracle na naranasan ng iba will eventually mangyayari sa buhay ko. I will stay close hanggat wala pa yung sa akin. Nonsense na tumakbo ko. Amen? Kasi alam kong Diyos na makakapagbigay ng lahat. Your suffering is over. Look at this, the second test of faith. And while he was still speaking to her, habang kausap ni Jesus yung babaeng sumingit lang sa pila, the messengers arrived from the home of Jairus, the leader of the synagogue, and they told him, "Ooh, your daughter is dead." There's no use troubling the teacher now. Huwag mo nang abalahin si Jesus Christ. Patay na yung anak mo. Imagine niyo yung mukha ni Jairus. Sabi ko na eh. Sumingit-singit ka kasi. Ako yung may number one. Nag-usap pa talaga kayo dyan. Pinatagal niyo pa. Yung tuloy na matay. Must be devastating to hear yung kaisa-isa mong anak is already dead. Look at this, but 36, but Jesus overheard them. Actually, sa ibang translation, I think ESV, then Jesus, not paying attention to them, he said, "Don't be afraid. Just have faith." The second test of faith is death. Death. First test, delay. Second test, death. Look at this. Habang nag-argue-argue sila, huwag ka mag-alala. Your faith has made you well. Your suffering is over. Pero yung kay Jairus, your suffering has just begun. Kasi nung dumating ang messenger, sabi niya, "Your daughter is dead." Huwag mo nang abalahin. Look at this, ha? May sakit yung anak niya. Ang sabi ni Jesus, "Don't worry, I got this." Tapos namatay. So, sakit, may sakit, namatay. Upgrade. 2020 is a year of upgrade. Kung may sakit ka, mamamatay ka. Wow! So, may sakit, namatay. Nararanasan nyo ba minsan, mga kapatid, that before it gets better, it will get worse? Hindi ko alam kung nararanasan nyo minsan yun, bago bumuti, sumasama muna. At parang darating talaga si sitwasyon na walang-wala ka ng pwedeng lapitan, walang-wala ka ng pag-asa, tapos may darating na mga messenger sa paligid mo at sasabihin sa'yo, huwag mo nang abalahin ng Diyos. So these messengers recommend na mag-quit ka na. Sumuko. Notice ha, hindi si Jairus ang gustong sumuko. Yung mga taong nakapaligid sa kanya ang nagsasuggest na sumuko. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung wala ka namang planong sumuko, sasabihin ng kaibigan mo, sumuko ka na. Nag-away na naman kami. Magpakamatay ka na. Grabe, away lang, magpakamatay na kagad. Because some of your friends, some of the people around you will recommend you to quit, to give up, to throw in the towel. Pero ang sabi ng Lord, no. Don't be afraid. The fact says, yes, she's dead. But the truth is different from the fact. Kasi the fact says she's dead, but the truth says Jesus got this. Na kahit ano pang pinagdadaanan natin, mga kapatid, patay sa mata ng tao. But, sabi ni Jesus, "I got this." Ang sabi ni Jesus, huwag niyong pansinin yan. Don't be afraid. Only believe. Have faith in Him. Actually, sa Greek, don't be afraid. Keep on believing. Naniwala ka na nung una eh. Bakit ngayon ka pa susuko? Nanampalataya ka na nung una. Ngayon ka pa ba susuko sa second test of faith? Napagtagumpayan mo yung delay. Kaya mong pagtagumpayan yung death. Ngayon ka pa ba susuko? In other words, sinasabi ni Jesus, don't listen to what they say. Remember what I told you. Huwag natin laging papakinggan ang sinasabi ng ibang tao. Pakinggan natin ano ang sinabi ng salita ng Panginoon sa iyo. Ang sabi ng ibang tao, wala na pag-asa, mag-quit ka na. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, He can make a way where there seems to be no way. He can turn your situations around. Laging may pag-asa pagdating sa ating Panginoong Jesus. And now my imagination suggests
na kung nung una si Jairus ang nauuna at inahawi ang tao, I can sense in my spirit na at this point, si Jesus na mismo ang nagli-lead kay Jairus para sabihin sa kanya, come on, huwag kang sumuko, huwag kang matakot, just keep on believing, don't be afraid, just have faith. And I believe, mga kapatid, marami sa atin ganito ang testimony. Nang una parang excited ka, nung una parang passionate ka, pero dumating yung delay, dumating yung death, to the point, mga kapatid, na hindi mo akalain na makakasurvive ka pa, pero binago ng Diyos ang posisyon. Siya mismo ang pumunta sa unahan mo. Tinulungan ka mismo ng ating Panginoon. Hinawakan niya mismo ang kamay mo. At sinabi niya, don't be afraid. You made it through not because you're strong. You made it through dahil educated ka. You made it through because God leads you through it. Sinamahan ka ng Panginoon, nilid ka ng Panginoon through it. Is this making sense, mga kapatid? I believe it is. Sabi niya, don't be afraid. Ngayon ka pa ba susuko? 7 taong ka ng Christian. Ngayon pa ba? Yung 2015, mas malala pa. Ngayon, January pa lang. Actually, February na pala. Right? February 2020. Mauulit to after 1,000 years na naman. Yung 3-3-30-30. Right? It's amazing. We are in this season for a reason. Sabi ng Panginoon, ngayon pa ba? Sabi mo nga sa katabi mo, encourage mo, mukhang sukun-sukun na sa buhay eh. Sabi mo, ngayon pa ba? Huwag na yun. Masyado na kayo maraming pinagsamahan. Masyado nang maraming pinagtagumpayan ng pamilya mo para ngayon ka pa sumuko. Napagtagumpayan nyo nga yung sakit noon. Napagtagumpayan nyo nga yung financial trouble noon. Ngayon pa ba? Not now. Sabi ng verse 37, then Jesus stopped the crowd and would not let anyone go with him except Peter, James, and John. Mas maganda na to, episode 7. Verse 38, pansin nyo ba sa mga teleserye pag episode 7 gumaganda? Pansinin nyo. When they, kaya nung ano na, Legends of the Blue Sea, episode 7 lang ako eh. Sabi ko, maa-addict ako dito. Binitawan ko, dinilit ko na kagad eh. Gumaganda na siya pag episode 7. Chung sira, tsaka nagiging Korean na rin ako eh. Chung sira, si kara, tsuro, am sira, arigato, ay, Japanese. Kamsamnida. Napapa-Korean na rin eh. So, sabi ni Jesus, seryoso tayo, Bible to minabasa natin. Sabi ni Jesus, don't be afraid. And then Jesus stopped the crowd and would not let anyone go with him except Peter. Iniwan ni Lord yung crowd at ang sinama niya lang si Peter, James, and John. Kasi sometimes may mga kailangan kang iwan kung gusto makapunta sa breakthrough. Hindi lahat pwede mo isama. Pero si Peter, James, and John, prayer partner ni Jesus. Sometimes yung mga prayer partner mo, pwede mo isama. Hindi lahat pwede. Sabi ng verse 38, when they came to the, this is interesting. Pagdating nila sa bahay ni Jairus, Jesus saw much commotion, weeping, and wailing. Sabi nyo nga yung tatlo na yun, commotion, weeping. So pagdating nila sa bahay, may commotion. Of course, may namatay. May weeping, may iyakan. Of course, may namatay. And may wailing. May malamang, may nagsigawan. Kasi may namatay. Pero sabi ng verse 39, Jesus went inside and he asked a bold question. Sabi ni Jesus, oh, ba't kayo umiiyak? Wow! Kakarating mo lang ah. Kanina pa kami dito. Why are you crying? Look at this. The child is not dead. He's just asleep. So ano to, peke-pekean lang to, Lord? Loko-lokohan lang to? Kita mo, patay eh. Pero sabi ng Lord, ba't kayo umiiyak? Hindi siya patay. Tulog lang siya. Now, you have to understand this ah. Sa Jewish culture, actually hanggang ngayon, alam ko meron pa, may tinatawag silang crying ladies. Yung pelikula ni Sharon na crying, totoo ito eh. Sa Jewish culture, nag-hire talaga sila ng taga-iyak lang pag may funeral. Halimbawa, parang hindi malungkot yung funeral natin. Magtawag tayo na magaling umiyak. Ikaw magaling ka umiyak, 1,000 a night. Ikaw din, 500 a night. Ito mahina-hina iyak, 300 a night. Sige, ang gagawin nyo lang, iiyak lang kayo. Hindi nila kilala yung patay. Pero umiiyak sila para mag-create ng atmosphere of sorrow. True story. Totoo ito. May ganun talaga. At alam niyo ito, mga crying ladies, may kamag-anak sa 2020. May kamag-anak ngayon yan. Yung iiyak pagka namatay ka na pero hindi ka dadalawin pag nasa ospital ka pa lang. Yun, may ganun. Ang lakas makaiyak sa selfie pa sa kabaong mo. Dinalaw kita. Pero may ganyan. Crying ladies, they are just crying. Tapos pagdating ni Jesus,
Sabi ni Jesus, oh, kinakagulo. Ba't kayo umiiyak? Hindi yan patay. Tulog lang yan. Tingnan nyo to ah. Parehong babae lang naman tinitignan nila. Ang tingin ng mga tao patay na. Ang tingin ni Jesus, tulog lang. Same girl, different conclusion. Could it be, mga kapatid, na yung bagay na iniiyakan mo, akala mo patay na, pero actually tulog lang. Kaya sabi ni Jesus, stop weeping. Huwag kang umiyak. Now, the question is this, are you weeping for something that you can still rescue? Iniiyakan mo ba yung bagay na kaya mo pang i-recover? Umiiyak ka ba sa mga bagay na pwede mo pang ipag-pray? Naiiyak ka ba sa mga bagay na may pag-asa pa? Sabi ni Lord, stop weeping. Ba't mo iniiyakan? Hindi yan permanente. Kasi yung tulog, pansamantala. Hindi yan permanente. Pansamantala lang yan. Why are you crying for something that you can still recover? Why are you crying for something that you can still rescue? Oo, bumagsak ka noon, pero pwede ka pang mag-take ng exam. Stop weeping for something that you can still rescue. Alam ko, ang sabi ng doktor, wala ng pag-asa, pero may Diyos ka na nagsabi na may daan sa mga walang daan. Are you weeping for something that you can rescue? Kaya mo pa namang ipag-pray, ba't iniiyakan mo na ngayon? Sabi ng Lord, hindi yan patay. Tulog lang yan. Hindi yan permanente. Pansamantala lang yan. Pagdaanan mo lang, huwag mong tambayan. May pag-asa ka bang lumampas, magtagumpay, ipanalangin, i-rescue, i-recover, magtiwala ka sa kakayanan ng ating Panginoon. Sabi ng Lord, hindi yan patay. Tulog lang. Tingnan niyo yung verse 40. Kung ano reaksyon ng mga crying ladies. And the crowd laughed at him. So yung binayaran para umiyak, tumatawa ngayon. Bawas TF yan. Bawas talent fee yan. Uy, binayaran ko kayo para umiyak. Ba't tumatawa kayo ngayon? Interesting, isn't it? Amen? Those professional mourners should be crying, pero yung sinabi ni Jesus is not dead. She's just asleep. The crowd laugh. Oo, ito si Jesus, papatawa. Alam ko, 22 million follower mo sa Instagram, pero patayo, kita naman, patayo. The third test of faith is disbelief. Disbelief. Because sometimes, when you talk about faith, people will laugh at you. Minsan, pag pinag-uusapan mo yung pananampalataya mong gagaling ka, pagtatawanan ka ng iba. Pag sinishare mo sa kaibigan mo na lilipat tayo sa 6th floor, 1,000 square meters, minsan pagtatawanan ka. Minsan, pag sinare mo sa kanila that you are still faithful in your giving kahit na walang-wala ka na, minsan pagtatawanan ka na because you're walking by faith and people will laugh at you, ridicule you for the very thing that you have faith in. Minsan may pananampalataya ka but people will laugh at you kasi sa totoo lang kapag sumunod ka sa Panginoon, sometimes you will look like a fool. Sabihin nila sa iyo, baliw kayo ah. Ba't kayo naniniwala dyan sa mga Diyos-Diyos na yan? Ba't kayo naniniwala kay Jesus? Baliw talaga kayo? Oo, baliw talaga kami. Wala maka-amen ah. O di ako na lang. O sige, baliw na ako because naniniwala ako sa supernatural. Ikaw hindi. Naniniwala ako that God can make a way where there seems to be no way. Ikaw hindi. Naniniwala ako that God can turn our situations around. Ikaw hindi. Ako naniniwala that all things work together for the good of those who love God. Ikaw hindi. Sige, baliw na ba tawag mo nun? Okay, fine. I am crazy, but it's funny until it works. Nakakatawa lang ngayon niya kasi hindi mo pa nakikita yung evidence ng pinapanampalatayanan ko. Pero pagdating natin sa sixth floor, wala na makakatawa. Why? Because your faith is tested in your disbelief. Look at this. The crowd laughed at him. Next, but he made them all leave. Pinaalis ni Jesus. And he took the girl's father, mother, and his three disciples into the room where the girl was lying. So, sabi niya, okay, attendance muna tayo, Peter, James, and John. Yung mga parents, kayo, iwan kayo, lahat kayo, uwi na kayo. Uwi na. He made them all leave. At kung sino lang yung tatlo at yung parents, yun lang yung naiwan. Pumasok sila sa kwarto. And sabi ng verse 41, Jesus, hold her hand. Which is hindi nyo magawa kanina. High five lang ayaw nyo, diring-diri ka pa. Sanctified. But Jesus, hold her hand. Now, you don't do that. Kasi ang dead sa Jewish culture is unclean. And you don't touch the unclean. Kasi pag hinawakan mo yung unclean, magiging unclean ka. Pero iba nyo si Jesus. Kasi yung unclean, pag hinawakan ni Jesus, yung unclean, nagiging clean. So, hinawakan ni Jesus, sabi niya, Talita koum, which means little girl, get up. And the girl, who was 12 years old, immediately stood up and walked around
and they were all overwhelmed and totally amazed. Kailan nangyari yung miracle? Nung nawala lahat ng doubters. Alam ko, faith and fear cannot coexist, yes. But sometimes fears and doubts can exist at the same heart. But God wants to eliminate those doubts in your heart right now. Because pag na-eliminate yung doubt, I believe that faith can operate. So whatever dead situations in your life, dead finances, dead relationship, dead vision, dead passion, dead goals, dead dreams, anumang patay sa iyong buhay, mga kapatid, always believe that Jesus has the resurrection power na buhayin ang lahat ng mga patay na yan sa ating katawan at hayaan na mag-manifest ang resurrection power ng ating Panginoong Diyos. Yes, sa faith natin, may delay, may death, may disbelief, pero anumang test of faith, will you succeed and still believe, mga kapatid? Because you know that God will lead you through it. Natutulungan ka ng Panginoon na malampasan ang lahat ng mga disbelief, lahat ng delay, lahat ng, hindi ko alam kung nasa ang season ka ngayon, maaaring ang tinitignan mo is, this is a season of delay, maybe death, wala nang pag-asa, maybe disbelief kasi hindi ka naniniwala na kayang gawin ng ating Panginoon. But regardless which stage are you in your faith, always remember that God is so powerful, God is so magnificent, He's wonderful, He has the resurrection power, kaya niyang buhayin ang mga dry bones and dead bones in your life and put flesh on it. Kaya ng Panginoon buhay kahit na araw, apat na araw ka ng patay katulad ni Lazarus, kayang i-resurrect ng Panginoon ang lahat ng area na patay sa iyong buhay. You just have to believe. Don't be afraid. Keep on believing. Ngayon pa ba, kapatid? Don't give up. Don't quit. Don't throw in the towel. May pag-asa pa. Bumangon lang. Magpatuloy. Lumakad lang kasi kasama mo ang Panginoon at hanggat kasama mo ang ating Panginoon, hanggat kasama mo ang nagbibigay ng buhay at ang mismong buhay, lahat ng dead situations in your life can be resurrected. In the name of Jesus, I declare that to happen in your life, to your family, amen, to your finances, to your relationship, to your goals, dreams, passion. Whatever it is that is dead in your life, I declare the resurrection power of the Lord in Jesus' name. Will you receive it, church? Amen. I receive that in Jesus' name. Everybody stand to our feet, mga kapatid. Hello, it's me again, Pastor Stephen. In case you're wondering, paano nga ba ako, Pastor, makakasupport with this ministry? Well, first of all, I would like to ask you to pray for us. Your prayer for this ministry can go a long way. But if you want to support this ministry financially, you can send your donations through our website, www.gscmnb.com, and click on that give button. Well, thank you so much for watching this video again, and we hope that this video has been a blessing to you. And since nandito na rin lang po kayo, why don't you hit that share button and let your friends experience what you have experienced. Marami pa pong videos sa channel na ito that you may want to check out. We hope to see you again in our next videos. God bless you. Punuin natin ang langit and let us fight for our family.